Hey guys, magandang araw sa inyo. Ang ating pong unang barya na ipapakita ay ang barya ni Alan de la Cruz. Ayan, sabi niya new hunt. Ito yung 5 piso niya na tingnan natin. Siyempre, ang bagong lipunan Marcos coin po ito. No, alam niyo po dito sa mga Marcos coin, meron pong tinatawag na mga FM type. So malalaman niyo po yung mga FM type na yan, dapat po meron siyang initial dito sa side na to, sa kanyang reverse na initial na FM. Yun po yung mga mabababa ang mintage, no, at inaasahang maganda ang value ng mga FM type na yan. Ito pong hawak niya ay walang FM type, no, so ito po yung mga lumabas na marami. Ito po yung mga common na 5 piso bagong lipunan Marcos coin. Pero siyempre kapag maganda ang value ng ganitong mga coupon na 1975, meron pong value yan at pwede po natin i-check yan sa Endat na Vista. Sumunod kay Ponciano Gomez, marami ako idol ganito, may bibili kaya? So napapansin natin na naghalo-halo ang mga foreign coins at mga old coins, Philippine coins. Kasi ayan, no, tingnan nyo, no, mga Lincoln. Advice ko lang, bukod-bukurin mo bro, no. At tingnan mo sa mga centavos natin, yung mga 5 cents mo, mga 25 cents mo, mga 10 cents mo. Meron pong ding tinatawag na mga FM type yan, yung Franklin Mint. At yun po ay ang mabababa ang mintage. Kapag meron kang ganoon, ibukod mo. At yun po ang may magandang value at malaki ang chance na iyong mapagbibili. Talagang gusto mong ipagbili. At sa mga foreign coins naman, hindi ako masyadong nag-i-entertain sa mga foreign coins eh. Ang ating pong focus sa ngayon, ang ating priority ay mga Philippine coins natin. Ayan. Pero kahit paano, pag may time, nasasagot naman natin kahit paano yung mga old coins yan, yung mga pera ng ibang bansa. At ito, sasuggest ko lang sa inyo, pwede naman din kayo mag-research, no, sa Google. I-type nyo lang yung barya na gusto nyong alamin. Marami pong site dyan na nagbibigay ng mga value sa mga foreign coins, guys. No, at pag mga common foreign coins, ang value kasi ng mga ganyan ay naglalaro lang sa $1 to $3. Sumunod kay Jerry Box, gandang hapon po sa lahat. Ito po, mga boss, ano po masasabi ninyo? Ayan ang coin ni Jerry Box. So, salamat sa inyo, ha, sa inyong pag-share. Tingnan natin, 2010 piso to, BSP series coins. At mukhang sa kanyang pinakikita ay error coin ito. At kung makikita niyo yung surface ng barya, may kakaiba eh, no? Parang may mga scratches na hindi naman sinadya. So para sa akin, itong coins na ito ay mabibilang sa mga cloth error, di ba? Yung parang lumalabo yung surface ng mga barya. Yung grease error, iba din kasi yun eh. Pag sinabi kasi yung grease error, ay talagang parang nilamukos na papel yung itsura ng barya eh, no? Kumita natin, para sa akin, cloth error. Ayan, so dapat mapanood nyo to, yung mga barya nyo, ating itinampok at tuloy-tuloy lang tayo pag magugustuhan. Sumunod kay Bernardo San Miguel Fernando, nga ba ng pangalan, no? Boss, team, ako po yung nag-comment sa YouTube mo. Thank you po. Thank you din, Bernardo. Mga 20 pesos pala ito. So, sa tingin ko lang agad, no, yung hawak mo pong mga 20 pesos, 4 na piraso ito, ay dalawang klaseng variation lang. Yung una yung nasa taas, yung H3 na tinatawag, yung malalaki, yung BSP, at tapos yung tatlong sunod-sunod sa baba, ay pare-pareho lang po. Sa tingin ko, ito po yung mga Edge 2. Yung, tama, yung sumunod sa large, no, bali medium yung tatlo na yan, pare-pareho lang sila, so dapat makompleto po yan. Meron pa kasi tinatawag na small at extra small na edge BSP sa side ng mga 20 pesos. Ayan, so sa 2020 yun, makikita mo yun. Sa ngayon, apat na klase ng edge ang pwede nating mahanap dito sa mga 20 pesos, di ba, yung ating nga pong na-content noong nakaraan. Naipakita ko naman sa inyo yun, di ba? From extra small to large na BSP. Ayan. So, shout out sa mga nag-share ng kanilang mga coins. Sumunod na barya kay Gilbert Lagaras, magtagad. Pakikilatis idol kung may value po ba. Marami na kasi ako nakita ganito. Di ko lang tinatabi. Pinagbili
ko lang. Ayan, pinagbili lang ng mga Yossi yung kanyang mga 5 piso. Sabi niya, year 2002, 5 piso BSP series coins. Yung Ubers ng barya niya, no? Kung titignan ninyo, common lang naman eh. Wala naman talagang major error. At sa reverse, ayan, meron na nagbago. Nagdikit-dikit yung kikita niyo yung araw dumikit na sa bundok at yung cogwheel niya ay dumikit na rin doon sa maya pa-slant, no, yung triangle na sa gilid ng sagisag ng araw. Nagdikit na sila yan sa part na yan. Okay, so ito po, error ito. Pero yung level ng error nito eh, marami na ako nakikita eh. Masasabi natin nga hindi na siya rare error pagdating sa gantong klaseng error. Pwede na rin yan, no, pang sarili. At kung gusto mo rin ibenta yan, pwede naman, kaya lang mababa na. Tapos yung kay John Tahale, bagong hunt at video yung kanyang pinakita rito. At merong lastiko. Ibig sabihin niya, pag nilagyan niya ng ganyan, alam na natin yan. Ito yung mga error na rotated die error. 5 piso. Meron din akong mga 5 piso ganyan. No? Yan yung, ano ba to, year 2000. No? Pikita niyo, no? Op! Siya ng mga at least mga 5-10% lang. Ayan, pero kahit paano, meron na rin value yung mga ganyan, mga rotated die error. Pero mas maganda kung at least ang pagkaka rotated die error niya, mga 45%. Kahit paano, maganda na po ang value ng mga gandun. Replyan natin siya, sabihin natin, isama natin sa content at para mapanood niya yung ating tugon sa inyong mga barya. Sumunod kay Edgar Bulan. Good evening po sir. Ito po error. Ano po ang tawag sa error na ito? Meron din po ako multiple error coins sir. Thank you Edgar Bulan. Ayan. So 1 piso. Sa unang tingin guys, kita nyo. Ano? Pansin nyo ba? Yan. Nagkaroon siya ng bilog. Parang dumoble yung inner. Parang yung naging inner circle niya doon sa may cogwheel, you know? Di ba ang inner circle ito? Tapos parang nagkaroon ulit ng inner circle na yan na nasa gitna. So parang lumalabas na ito, nasa gitna ay middle circle. At ang naging inner circle, ayan, yung error na yan, yung pabilog. Hindi ko lang masabi pa kung anong tawag sa gantong mga error na ito, you know? Si-search natin yan. Pero ito po ay legit na ito. Legit ang hawak na error ni ayan o. Ang kita naman. Di po ba guys? So, kayo, no, kung meron din kayo, abay, mag-share din kayo ng inyong mga coins, lalo na yung maganda, ha, para mapipili po natin, mai-share natin sa ating content, sa pang-araw-araw nating mga content. At tayo, kung video, dapat maganda po, malinaw, no, para kitang kita. Tapos picture, malinaw din po, para kitang kita natin yung mga error na gusto nyong ipakita. At syempre, pag na-post nyo yan doon, maaari nga may magkagusto sa inyo, kung maaari nga magkaroon kayo ng katransaksyon. Alright guys, hanggang dyan na po ang ating content. Maraming salamat sa mga nag-share. Thank you. Hanggang sa susunod po. God bless po sa inyo lahat.